Ayun, no? Eto na po, no? Eto na po ang inyong paborito. Ferdinand Baar de Junggong at Ferdinand Trending News. Ayun, no? Si Alusos, si Bulit, no? Nangayaw. Nangayaw sa korte. Mukhang ayaw na nilang daanin sa korte. Tapos sabi ng mga kaibigan nilang mga lawyer, move on na lang daw kasi daw, kesyo-kesyo. Kanila daw yun dahil... yun din mo daw yung sa kontrata si Jimmy Seven. Biglang naging ganun eh, no? Biglang nangayaw eh. Ang teori ko dyan, kaya nangayaw yan, dahil siguro naisip nila, yung tatay nila, si Senior Halusos, sa kasi Tubiera, ang makakaladkad at baka masapok sila. Masapok silang dalawa. Walang yakay o gumagawa. Kaya nangayaw sila sa korte. Ayaw na, mukhang ninalalaban ng court. Ano, ayaw, nangayaw eh. Sabi daw, mag-on na lang. Pag ikaw may katuwiran, ipaglaban mo, di ba? Sa kahit na saan pa yan, korte, barangay, kahit saan pa yan. Kung alam mong ikaw may ari eh, di ba? Kasi nga, ayaw niya ng korte. Kasi hindi kayo ang ano, ang makakaladkad yung senyor sa kasi Tubiera. Oh, siguradong tapungo lang aabutin. Siguradong mababatukan. Baka hindi lang mababatukan to ng tatay nila, no? Gumagawa kayo ng problema ng tatay, no? Eh siya ang kailangan dahil ang tinatawag na si Senior Halusos ang at the time of creation, sila Halusos Senior at saka Tubiera ang magkausap dyan. So sila talaga ang haharap sa korte. Kaya itong Bulit, wag na lang daw magkorte. Wag na lang daw daanin sa korte. Yun ang ano eh. Tapos sabi ng mga kaibigan nilang lawyer, sabi, move on na lang kayo. Sa tape yan. Ano ito? Sabong. Oh, ganun. Uy, move on na kayo. Sa pula, sa puti. Hindi yan. Sabihin nyo kung anong nagbigay ng, anong section, anong article. Ha? On what grounds? Bakit sila may-ari? Yung ma? Ay, hindi pa naman napapatunayan yung employee. Section 30 lang naman ang pwede nilang gamitin. Bakit? Hindi nakalusot yung section 29 nyo, no? Akala nyo, mailulusot nyo yan, no? No? Yun nga lang, unfortunately, merong nagbabasa. Buti sana kung lahat ng tao, papalusotin yung porke lawyer nagsalita, papalusotin na. Di ba? Meron din marunong tumingin. Ayan, may tumingin. Ayun na. So dito, ang usapan, Bulit, ayaw na ng korte. Bakit? Kasi nga, pagka ang tatay niya nananahimik doon sa, nananahimik sa dakak at ahatake niya, dad, pumunta kayo sa Maynila. Kailangan kayo sa korte. Siguradong tapungo lang abutin niya. So ayaw na nilang korte. Kanila daw yun, wag na daw. Sabi naman ng mga kaibigan na lawyer, move on na lang daw tayo. Move on na pinagkasabi niyo. Kung may rights kayo dyan, malamang explain nyo lang eh kung anong section at bakit kayo na kagad ng mayari at hindi yung creator. Diba? Kasi dapat in-explain nyo. Kasi katulad ng explanation ko, section 29 hindi pwede gamitin dahil applicable lang siya sa mga inventor. At yung section 30, something to be proven pa. Hindi pa yun napuprove eh. So, ipuprove pa sa court yun. At hindi naman pwedeng alisin kagad yun. Tatamaan yung Article 3, Section 1. Diba? Deprivation of property yun. Without due process na mangyayari. Kung mag-ano kayo ng interlocutory order. Ang pwede lang sampa ng interlocutory order, itong tape. Kasi wala pa silang established rights. Wala pang established rights yun eh. So, maling sabihin na may karapatan na sila dahil nakipagkontrata lang sila sa GMA7. Mali po yun. Hindi porke napapayagan kayo, hindi kayo pinapansin noon, sa inyo na. Kasi kaya hindi lang kayo pinapansin noon dahil hindi nyo pa tinatanggal si Tubiera. At hindi nyo pa sinasabi na hindi sila kasali pala sa stocks. At pagkakaalam ng mga TBJ, kasama sila sa Sheriff Stock, co-owner sila ng tape. Kaso, sabi nyo, hindi. O, hindi umalis sila. Ganun ang pangyayari dyan. So, hindi nyo masisisi ang TBJ kung hindi kayo sinita. Ngayon, sinita na kayo. O.
hindi porke nakapag-enter kayo ng contract with GMA7, eh yun na ang magbibigay sa inyo ng karapatan para gumamit ng mga create ng iba. Kinireate siya ng sinasabi niyong employee. Pero dapat patunayan niyo muna talagang employee niyo si Joey De Leon at ginawa niya ito at a regular basis duty niya. So yun ang mga bagay na dapat i-considera. So yun lang po muna at maraming salamat. At abangan niyo pa ang ating maraming pagtalakay ukol dito. No? At ipupursuhin natin. Sabi ko sa inyo, mga ngayaw eh. Mga ngayaw at mga ngayaw yan dahil sasabit eh. Yung tatay nila makakaladkad. So yun lang po muna at maraming salamat. I love you all.